Hello po, kumusta po mga ating dudes sa mga Cancer or Cancerian? Kumusta po sa mga bago, pati na rin po sa mga crosswatchers? Hello po, welcome po. At sa mga nagbabalik, welcome back. Ayan. Maraming salamat po mga ating dudes sa patuloy po ninyo suporta, sa mga nag-subscribe, pati na rin po sa magsa-subscribe pa lang ngayon. Thank you po. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagko-comment. Ayan. So, ito po ay timeless Tagalog tarot reading para sa mga Cancerian. Hingi lang po tayo ng insights o mga importanteng mensahe na kailangan nyo pong marinig ngayon pong araw na to, or kung kailan nyo po mapanood itong video na to, mga ating dude, na mensahe po sa inyo ng spirit team ko, ng universe, so to speak, ng mga anghel, archangels, at ng inyo pong spirit guides o maaring ancestors po ninyo o mga mahal po ninyo sa buhay na nasa heaven. Ito po yung mensahe nila para sa inyo. Alright? Ano po yung energy ngayon ng mga Cancerian? Meron na po dalawa dito. Okay. 3. Thank you po. Thank you, Spirit Team. Okay. So, meron ditong name all the things you love. On whom am I placing blame right now? What excuses am I making right now? So, ika-clarify po natin yung mga ating dude. Umpisa natin dito, ah. Ang ganda na mensahe sa inyo. Name all the things you love. Are you one of them? Siyempre, di ba? Isama mo yung sarili mo na mahalin mo rin. Okay. I give myself all the love and attention I need. O, diba? Kasaksabi ko lang. Ayan, today's mantra. Ayan, so maaari po ito makatulong sa inyo, mga ating dude, lalo na sa mga, ang ilan po sa inyo ay ano man po yung trabaho po ninyo, no? O lalo na po sa mga public influencer na napakarami po ninyong natatanggap na mga sobrang toxic at mga BS na mga comments, or in talagang sobrang nakakadurog ng puso at naapektuhan po yung inyo pong isipan, lalo na yung emotional, kasi ang mga Cancerian sobrang emotional po. So, pag ganyan po yung energy na kayo po ay nasasaktan, lalo na po sa mga salita, nahirapan po kayo dyan, yung nagpapaulit po, ulit po yan sa isipan po ninyo pag nakarinig kayo ng hindi magandang salita or nakabasa po kayo ng hindi magandang comment or feedback o ano man po yung mga sinasabi po tungkol sa inyo na masama, at hindi mo maipaglaban yung sarili mo. Hindi ka, ayaw mo rin kasing makipag talo, o ayaw mo rin mag reply, kasi alam mong hindi rin naman matatapos yon at lalo pang magiging komplikado. Hindi ka po mapatol. So yun, kinikimkim mo, parang crab, parang yung crab na pwede sa tubig. Yan, uusod ka na naman, magtatago ka na naman, o sa lupa, akit ka sa dalampasigan, sa buhangin, pwede po yan. Sa earth, pwede rin po sa water, sa tubig. So, ayan, para pong pag nasaktan ay nag-hermit mode, kasi ang hermit ay earth sign, at ang iba naman ay nasa bubble, o yung parang nasa bula ka na tago muna, ganun pag nasaktan. So, ito po yung mantra po ninyo, no? Ano man po yung mga binabato sa inyo na hindi maganda, yung mga salita, o ano man po yun na nagpapahirap po sa inyo sa isipan at lalo na emotional, ay ito po yung mantra po ninyo. Ayan. Today's mantra, I give myself all the love and attention I need. Ayan. So, bago sila, ikaw na muna, sarili mo na muna, at name all the things you love. Ayan. So po yung mga bagay na gusto mong gawin, yung talagang nagpapasaya sa'yo. O pwede rin mga tao, sama nyo na rin po dito yung mga taong mahal po ninyo. On whom am I placing blame right now? Okay, so meron po bang energy kayo sa kasalukuyan, o lalo na ngayon na pinapanood po ninyo ito, na meron ka bang sinisisi dahil sa mga, kung ano man yung naging sitwasyon mo ngayon, ano man yung kinakaharap mong pagsubok ngayon, meron bang dapat
meron ka bang dapat sisihin o meron ka nang sinisisi? O matagal na meron kang sinisisi na tao o pwedeng multiple people, may sinisisi ka ba? Dahil kung hindi dahil sa kanila ay hindi ka mahihirapan o hindi mo mararanasan ng mga ganito pong kung ano man po yung hindi magandang nangyayari sa'yo. So, on whom am I placing blame right now? A person who blames others has not begun their lesson. A person who blames themselves has begun their lesson. A person who blames no one has finished their lesson. Yan po yung gusto pong sabihin sa inyo ng spirit team ko ng angels. Ito po yung inyo pong today's soul action. Ayan po. Ito po yung mensahe sa inyo. Basahin ko po mga ating dude. Take responsibility on whom you are placing blame right now, today. Free yourself by releasing all victimhood. Yan po yung victim mentality. Yung parang pakaramdam mo ay biktima ka ng pangyayari o ng sitwasyon. Biktima ka dahil sa mga pinagagawa ng mga tao na yan, kung sino man sila. So, today, free yourself by releasing all victimhood, blame, and resistance. They don't belong where you are going. Only love and courage live there. Make a choice to do it. Even if you don't feel ready, listen to your heart. You will be led. Tama. Puso talaga, heart chakra, yung emotion po ninyo, yung inyo pong intuition, yun po yung pakinggan po ninyo mga ating dude. Ayan po yung magiging gabay po ninyo. Yan. So, yun po yung mensahe sa inyo na pag wala ka ng sinisisi, ibig sabihin ay kung ano man yung nangyayari na sa iyo ngayon, ano man sitwasyon mo ngayon, ay wala ka ng sinisisi. As in, hindi mo sinisisi sarili mo, hindi mo sila sinisisi, kung sino man sila. Wala ka na sinisisi, ibig sabihin ay natutunan mo na daw po ang lesson mo. Life's lesson po ito, mga ating dude. Natutunan mo na, alam mo na may katuturan lahat, na may sense lahat ng nangyari, hindi mo na dapat sisihin yung sarili mo, hindi mo na dapat sila sisihin. Yan po. Tapos ka na sa pagsisisi. Ayan. So, natutunan mo na. Pero kung nandun ka pa rin sa stage na sinisisi mo pa ang ibang tao sa kung ano man yung nangyayari sa iyo ngayon, ay nga sinasabi ng spirit team ko, ng angels, na hindi mo pa, meron ka pang lesson na hindi natututunan, life's lesson. Meron ka pang hindi natututunan. At kung ang ilan po sa inyo ay sinisisi mo sa kasalukuyan ang sarili mo kung bakit nasa ganyan kang sitwasyon ngayon, ay nagsisimula ka ng kumbaga parang nagsisimula ka na na matutunan mo yung mga dapat matutunan sa buhay. Yan, life's lesson. So nandun ka na sa stage na malapit ka na, kumbaga malapit ka na na matapos doon sa kung ano man yung lesson na dapat mong matutunan o malaman. So dito tayo sa what excuses am I making right now? No more waiting. There will never be a good enough time. The time is now. No more waiting. There will never be a good enough time. The time is now. Ito po yung action po na makakatulong po sa inyo. Soul action. If it's important enough to you will find a way. Tama naman. Kahit ngayon po na pinapanood nyo po ito mga ating dude, kung ano po yung importante po sa inyo, gagawin at gagawin mo ng paraan eh. Kung ano yung mahalaga sa'yo, yun ang uunahin mo, gagawin mo ng paraan. Today, make a decision and do it even if you don't feel ready. Listen to your heart. You will be led. Parang pareho sila, oh. Yung sinasabi dito na make a choice to do it even if you don't feel ready. Kita nyo kung gano'n nagsisynchronize yung energy, yung mensahe po sa inyo na kahit hindi ka pa handa,
ay gawin mo pa rin, subukan mo pa rin. Listen to your heart. Yan talaga. Kahit hindi ka pa handa, ay subukan mo na huwag na silang sisihin, huwag na sisihin yung sarili mo. Subukan mo. Araw-araw na may sinusubukan kang bago ay makakatulong po yan sa inyo na may matutunan po kayo at wala nang mga excuses na hindi kasi kulang pa sa pera, hindi kasi may edad na, masama pakiramdam, walang tumutulong, basta kung ano man po yung excuses o ano man po yung rason bakit hindi mo pa magawa yung gusto mo, ay yun nga ang sinasabi dito ng angels, ng spirit team ko, no more waiting. Huwag ka na maghintay na may tutulong sa'yo kasi kaya mong gawa ng paraan. Napaka talino mo, napaka creative mo na tao, highly intuitive ka na ginagamit mo yung intuition mo, yung emotion mo, yung puso mo, yung intelligence mo, yung creativity mo. Kaya walang rason para hindi mo magawa yung gusto mo. Kaya nga, if it's important enough to you, you will find a way. Lahat magagawa ng paraan pag talagang napaka-importante sa'yo. Hindi ka titigil hanggat hindi mo magawa or hindi mo makuha. No more waiting. Huwag ka na maghintay. Ayan o, wala talaga mga ating dude na yung perfectong, yung sinasabing good enough time. Maliban na lang sa divine timing, kasi yun ang timing o yun talaga yung panahon na ang Diyos lang, so to speak, ang universe, ang divine, ang creator lang ang nakakaalam kung kailan talaga mangyayari. Pero sa ikaw na kaya mong gawa ng paraan at may pagkakataon ka kada araw, bawat araw, mga ating dude, may pagkakataon na magawa nyo po yung gusto po ninyo. Kaya nga, the time is now. So yun po, sa mga lalo na gusto mong gawin pero nag-aalanganin ka at naghihintay ka, hintay ng pagkakataon, hintay ng perfect timing, the time is now. Ayan, so napakaganda po na mensahe sa inyo, mga ating dude, sa mga Cancerian. Oops, tatlo na agad to. Thank you, spirit team. I am becoming a better person. OMG. Kinikilubutan ako dito. Tingnan nyo, mga ating dude. Tingnan nyo, nandito kayo sa proseso ng pagtanggap sa mga life's lessons. So, yung mga dapat po ninyong matutunan sa buhay. Yung pagtanggap sa sarili po ninyo. Yung pagmamahal po ninyo sa sarili po ninyo. At yung pag-iwas na sa mga excuses, sa mga gusto po ninyong gawin na nag-a-atras abante ka dahil sa maraming excuses, maraming rason na bakit hindi mo magawa. Pero kung tutuusin, kung importante sa'yo ay kaya mong gawin. At kung mahalaga sa'yo at kung gusto mo, love mo, kung gusto mong gawin or magpapasaya sa'yo, bakit nga naman kailangan mo pang mag-isip ng mga, o bakit mo kailangang intindihin yung mga excuses o ano mga rason o ano man sinasabi sa'yo ng mga tao. So, I am becoming a better person. Napakaganda ng mensahe po sa inyo. So, ang marami po sa inyo ay malalagpasan, maalpasan nyo na po yung ganito pong yung soul searching na nakikita ko dito, yung pagkilala mo pa lalo sa sarili mo. Deeper. Yun, mas malalim na pagkilala mo sa sarili mo. I love you. Ala. So many things remind me of you. Ayan, so sa ilan, ito po yung mensahe sa inyo ng taong hanggang ngayon ay mahal ka pa rin. O maring ex-partner po ninyo ito. O nagkaroon po kayo ng yung pong romantic relationship dati. Yan po. Na kahit anong gawin ng tao na to, lahat, laging naaalala, lagi kanyang naiisip sa lahat na sitwasyon.
may mga bagay na nagpapaalala sa kanya. So, na ikaw talaga, may connection lahat sa'yo. Kahit anong gawin niya, kahit saan, nakikita ka niya. Kumbaga na yung basta mahirap na kalimutan ka. Yung nga, naririnig ko ay, you are one of a kind. Very authentic. Mahirap makahanap ng katulad mo. Yun yung iniisip nung taong nagmamahal sa'yo. Pero ito pong I love you na to ay hindi lang ito sa dati po na nagkaroon ka ng relasyon o naging yung minahal o nagmahal sa'yo o hanggang ngayon ay nagmamahal sa'yo. Ang naririnig ko dito ay ito po yung sinasabi sa inyo ng soul mo. Tingnan niyo to. Name all the things you love. I give myself all the love and attention I need. Ito mga ating dudting ninyo, sobrang nakakakilabot. Hindi siya nakakatakot na yun talagang hindi ganoon nakilabot na creepy, hindi po ganoon. Ang ibig ko sabihin ay talagang sobrang lalim ng mensahe po sa inyo ng spirit team ko, ng angels, na inyong gustong sabihin sa inyo ng angels. At ito po lalo na ang sinasabi sa inyo ng inyo pong soul, ng higher self po ninyo, ng sarili po ninyo, soul, ng inyo pong kaluluwa. Ang sinasabi po ay mahal ka ng sarili mo, ng soul mo. Kasi maari po ang ilan sa inyo ay naniwala, parang nakukonvince ka na sinasabi ng iba sa'yo na wala kang kwenta, hindi ka mahalaga, hindi ka maganda, hindi ka gwapo, hindi ka naman kilala, hindi ka importante, sino ka ba? Yung mga ganyan po na ano man yung sinasabi sa inyo para bumaba ang tingin mo sa sarili mo, mawala ang self-confidence mo, ang tiwala mo sa sarili mo, mga ating dude, napaka-importante niyan. At yung pagmamahal mo sa sarili mo. Dahil maaring kung ano may mga negative na sinasabi nila sa'yo, ay maaring naniniwala ka na rin. Kaya ang paniwalaan mo, yung sinasabi ng soul mo. Ito po yung mensahe sa'yo. Mahal ka ng soul mo. Ayan, I give myself all the love and attention I need. Pero, ito pong I love you na to, mga ating dude, ay sign din na marami pong nagmamahal sa inyo. Maaring hindi lang sila pala I love you. Alam niyo yan, mga ating dude, hindi lang sila mahilig mag yumakap, hindi kanila niyayakap, hindi sila laga I love you, hindi sila laging nagte-text o nagchat-chat sa'yo ng I love you, I love you, I love you, tapos may mga puso pa. Hindi ganun. Meron mga ganun, mga ating dude, na sa action, sa pagpapahalaga nila sa'yo, sa pakikinig nila sa'yo, o sa attention na binibigay nila sa'yo. Yun, mga ating dude, yun ay sign na mahal ka nila. Okay? So, lalo na huwag niyo pong isipin na wala nagmamahal sa inyo. Ayan po yung mensahe. I love you. Ayan. So, mga ating dude, kung wala pa pong nagsasabi sa inyo ng I love you, ayan. Okay, yan po yung angel. Yung guardian angel, archangel, yung soul po ninyo, ayan po, nagsusumigaw. So, yan po gustong sabihin sa inyo, I love you, ayan, mahal kita. Okay, so mga ating dude, napakaganda po ng mensahe sa inyo. Pleasure. Oops, meron pa pala dito. Connect with crystals. Okay, thank you spirit team. Oh, hala dalawa. Sige, okay lang yan. Wala naman tayong limitations kung dapat kasi 3. Pero kung ganito na nagdoble siya, ay kailangan po isama natin kasi yun po yung mensahe. Maaring importante po ito na mensahe ng spirit team ko na kailangan ka sinama talaga siya. Kailangan mong marinig ito. Movement, use your hands, hala. Sobrang creative po ninyo, mga ating dude. Napakaraming nagagawa na magic. Ayan. Ang nakikita ko dito ay parang meron po kayong Midas touch. Yung
kung ano po yung hahawakan po ninyo ay nagiging gold, nagiging ginto. Hindi po literal na magiging ginto yung hinahawakan po ninyo mga ating dude, pero yun po ay nagkakaroon ng magandang alaga, ng value, ng pwedeng income. Ayan po. So, malaking pagkakitaan po kung ano man po yung ginagawa po ninyo. Use your hands. So, napakaganda. 53 ay number 8. So, yan po ay napakaswerteng number po. Marami po sa inyo ay swerteng-swerte sa inyo pong sign po yan ng abundance, ng prosperity o wealth, or kayo po ay magiging mayaman o magiging financially free. Yan po. Entrepreneur. Kayo po ay business, pwede pong owner, ganyan po, may sariling kumpanya o may sarili ka ng negosyo, pinagkakitaan, ano man po yan, maliit, malaki na negosyo, pinagkakitaan, basta may financial freedom ako nakikita dito. Kasi ikaw lang, diskarte mo, creativity mo, at yung power ng yung magic, yan po, na meron ka sa kamay mo, yung mga kamay mo, yan, maraming magagawa. So, at mahal mo yung ginagawa mo, ano man po yan. O trabaho, hindi naman po lahat ay talagang naka-focus sa business. Ang iba naman po ay meron po talagang kung ano man po yung profession po ninyo o trabaho. Movement. Wow, may nakita ako dito nag-umpisa ka ng magpapawis, mag-exercise, yung pong i-balance ang inyo pong yung mind, body and spirit. Physical body, gumagalaw, movement, yoga, meditation. Meron din pong connect with crystals. Ayan po. Ang iba ay may negosyo. Kasi meron dito yung ginagawa. May ginagawa. Pwedeng meron kang shop ng mga accessories na may mga crystals o mga gemstones, mga ano po. Pwede rin po sa iba ay may mga lucky charm. Meron po kayong online business na lucky charms, mga ganyan. O yung inyo pong negosyo ay may kinalaman sa health, fitness, ganyan po. Wellness, yung mga meditation, spiritual, healing, mga ganyan, mga ating dude. Pleasure, ayan po. So, number 4, 444. Meron pong, may mga numbers dito, maring significant po sa inyo. 53, 36, 11, or 11, 11, 111, 4, or 40. So, maring ang ilan po sa inyo ay 40. Okay, ang edad po ninyo ay may 40, may 53, may 36. Maring ang ilan po sa inyo ay 2 years ka na nagnenegosyo. Okay, sign po yan na mas magiging matagumpay po yung negosyo po ninyo. So, meron din dito na ito pong pleasure ay kung ano man po yung magpapasaya sa'yo, o yung pwede rin po ito na sa ilan ay makikipag, kung ang ilan po sa iyo matagal na pong single, makikipag-chat ka na, makikipag flirting ka na, o makikipag-date. Pero hindi ko nakita dito yung yung magseseryoso ka talaga at mag-aasawa ka na agad, hindi ganon. So, dating ang nakita ko dyan, mga ating dude. Thank you, spirit guides. Okay, so pwede pong may connection po sa inyo sa yung ganito, yung dating, o sa inyo pong negosyo, business partnership, lalo na kung kayo po ay meron po nga kung ano man po itong ginagawa po ninyo, pinagkakitaan po ninyo, mga ating dude. Meron pong may tattoo artist, o pwede rin pong may nakikita ko dito na kayo po ay magpapalagay po ng napakagandang design, tattoo design sa inyo pong braso, kamay or henna. Meron din pong
gagamitin niyo po sa meditation po ninyo or healing rituals, ang crystals, meron pong ganyan. Mga ating dude, ang ilan ay mas magiging interesado po kayo sa mga crystals, mga lucky charms po, na maaring gusto po ninyo na maka-attract po kayo ng mga maraming customers, lalo na kung meron po kayong online business or meron po kayong yung mga public influencer or vlogger ka at ipopromote mo yung mga ginagawa mo, yung arts and crafts o kung ano man po yung ginagawa po ninyo na gamit ang inyo pong magagandang kamay. Ayan, ang mga masisipag na kamay po na mga Cancer yan. At syempre, nandito yung balance na yung mind, body and spirit po ninyo, hindi puro trabaho. Ngayon po, hindi na ganoon. Magiging sobrang strategic, marami ka ng panahon para sa sarili mo, alagaan yung sarili mo kung ano yung ano man po itong magpapasaya po sa inyo. Okay, pleasure, relax, ganyan po mga ating dude. Meron din pong may Capricorn ako nakikita dito na merong maaring tutulungan mo ito or makakatulong po sa career po ninyo, sa pera. Uy, wow! Ten of Pentacles, hala. Sign po ito mga ating dude na kayo po ay maswerte po sa pera. Ayan. Ngayon po, napakaswerte po ninyo. Marami pong mga wow! Bottom of the deck world. Napakagandang sign po nito mga alas siya. Eight of Pentacles. Ayan. So, yan po, puro Pentacles po yan mga ating dude. Kita nyo, sa Capricorn, Earth sign din ito. So, ay, mga ating dude, napakagandang sign ito na success. Magiging successful. Yun nga, talaga, kung ano yung hawakan ninyo, magiging gold. O, magkakaroon ng magandang reward kapalit o pera, malaking kita, income, revenue, o profitable. Kung ano man po ito, malaki po yung pakinabang sa inyo. At nakikita ko dito ay legacy. Kung ano man po yung ginagawa po ninyo, pinaghihirapan ninyo mga ating dude, legacy. Ibig sabihin ay hindi lang ikaw. Magpapatuloy po ito yung ganitong yaman o yung ganito pong abundance, magpapatuloy sa inyo pong pamilya, sa mga hanggang sa mga batang henerasyon. Ayan, pamilya o yung kung ano man po, business, family business o yung ginagawa mo sa na nasa bahay ka. Ayan, so meron din po makabili ng bahay, meron din po dito na ayan o, pati dito masipag talaga yung mga kamay po ninyo mga ating dude, magaling, creative at ayan o, nakaka-produce ka ng mga gold coins. Alas siya, puro pentacles. O ano man yung ginagawa po ninyo mga ating dude. At ang maganda dito po sa world, yan, basta automatic yung ganitong combination, puro success po yan, na prosperity, abundance po yan mga ating dude. Swerte po kayo sa pera, malalaking pera po yan. At maganda dito sa world ay lahat ng resources, lahat ng kakailanganin mo, kasi apat ito. Lahat na ng elemento nandito kompleto. May earth, may water, may fire, may air. So, ang napakaganda ng mensahe sa inyo mga ating dude, na anuman po yung mahirap na nangyayari po sa inyo, nahirapan ka, maraming kumukontra, maraming nagsasalita sa inyo ng hindi maganda, o may mga evil eye, may mga naiinis, mga naiinggit sa iyo, sinisira ka, gusto kang bumagsak. Okay, or gustong masira, or hindi mo matanggap yung kailangan mong, yung hinihintay mong pera, o ano man ito na blockages na ginagawa nila sa'yo para mahirapan ka, at mamroblema ka sa pera, at hindi ka maging matagumpay, lalo kang magiging matagumpay dito, tinutulungan ka ng divine, galing yan sa langit, heaven sent, at may suporta ka ng buong universe. Yan na yan, no? Apat na elemento. Kompleto. Makakailanganin mo, ano man yung gusto mong gawin o yung ginagawa mo sa kasalukuyan, lahat na kakailanganin ay available. Kumbaga ay ibibigay sa'yo ni God, ng universe, so to speak. Napakaganda. So, nasa diskarte mo na lang kung paano mo ma-utilize, paano mo magagamit lahat. Pero, napakaganda po nito. New territory din po ito, o bagong mundo, o new reality. Ito na yung bagong mundo mo mga ating dude.
ibang-iba ka na sa hindi na katulad dati kasi nandito na yun eh yung sa mga mensahe na ng angels na wala nang excuses, wala nang limiting thoughts. Alam mo na lahat pwede mong gawin kasi lahat available, lahat ibibigay sa iyo ni God, walang limit ng universe. Ayan. So lahat po 'yan mga ating dude. So lalo na balance yung energy or mas magiging balance po yung energy po ninyo, mind, body and spirit o mind, body and soul. Physical body, mas nakita ko sa inyo ay mas inalagaan niyo rin sarili po ninyo. Ginagawa ninyo yung mga magpapasaya po sa inyo. Lahat ng pinaghihirapan po ninyo, ang laki ng balik. Sobrang good karma po 'yan, laki ng balik. Dahil hindi po kayo nakikipag sa ganito, hindi kayo pumapatol sa demons o sa mga evil eye, yung mga ganyan po na toxic, yung mga narcissistic na tao na gusto kang ikulong na para hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin. Nililimitahan ka. Ayan po. Pero hindi pa rin kasi malaya ka. Kasi ang nakikita ko dito ay sa spiritual. Ginagawan ka man kung ano-ano. O ano man po itong voodoo, hocus pocus sa ilan. Kung ano man po yan na masamang or spell works. O ano man po na kahit wala po mga ganyan mga hocus pocus na bad energy na binabato sa'yo ng mga tao para mahirapan ka ay hindi nakakasira sa'yo, hindi nakaka-apekto sa'yo kasi alam mo na ngayon na marami ka na natutunan. Alam mo na ngayon na hindi sila ang makakapagpabagsak sa'yo kasi ayan, sinusuportahan ka ng universe, ni God, ng mga angels. Napakaganda po mga ating dude. Pinoprotektahan ka kasi ang ito pong espada ay simbolo ng protection. Abundance, wants, creativity, lahat-lahat na po yan. Pagmamahal, mayroon kang suporta. Mga nagmamahal sa'yo, sinusuportahan ka. Support system. Pagmamahal din ni God. Kasi napaka-spiritual po ng ibig sabihin po nito. Na ito pong chalice o yung cup o yung ito po yung tubig, elemento ng tubig o yung unconditional love po yan sa inyo ni God, ng universe so to speak. At gold coins, lahat ng pinaghihirapan mo balik sa'yo, gold coins, automatic yan mga ating dude. Pera, abundance, prosperity, wealth. Ayan, so mantra nyo po ngayon mga ating dude, money mantra. I am financially free. My income grows steadily. I attract the perfect people and the perfect resources. Kasi lahat na to ng resources na kakailanganin po ninyo. At the perfect time. Comment po. Money mantra. Money mantra po ninyo ngayon. I attract the perfect people and the perfect resources at the perfect time. At kayo ay kaisa. Okay? Hoy, yung iba, yung mga kontrabida, yung mga inis po sa inyo, mga hindi sumusuporta sa inyo, mga galit sa inyo, insecure, inggit, lahat na po ng toxicity o narcissistic sa paligid na ayaw kang maging maayos ang buhay mo, ayaw kang yumaman o ayaw kang maging abundant o prosperous. Ito po yung i-mantra po ninyo. Ito po yung i-manifest o affirmation. Ayan, money mantra. I'm one with the infinite source of wealth which guides me to greater abundance. Anong laban ng mga negative o toxic po sa paligid na gusto kang bumagsak? Eh kung ganito naman yung mantra o yung affirmation mo. I'm one with the infinite source of wealth which guides me to greater abundance. Comment yun na po yan. Affirmation, mantra, money mantra. Alright? So maraming salamat po. Sana mga ating dude ay may nakuha po kayo dito kahit papano na insights o nagbigay po sa inyo ng kagalingan, pag-asa,
kaliwanagan. Anuman po, mga ating dude. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi.